Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Padre. Araw ng Miyerkules sa 25 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating mga pagbasa, narinig natin ang isang napakagandang paalaala sa atin. Sa ating pananalangin, ang hilingin natin sa Diyos ay ang kung ano ang sapat at kailangan lamang para patuloy tayong makalapit sa Kanya. Huwag tayong humiling ng sobra at hindi kailangan. At ipakiusap naman natin sa Kanya na huwag naman niya tayong hayaan na magkulang. Sapat lang para mabuhay, sapat lang para manatiling buhay. Di ba iyan yung pakiusap ng unang pagbasa na narinig natin ngayon mula sa aklat ng mga kawikaan? Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay. Huwag akong bayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Simpleng dasal, napakalaking bagay para sa isang tao na tunay na lalapit sa Diyos at dadalhin itong mahalagang bagay na ito sa kanyang pananalangin. Huwag mo akong hayaang maging sinungaling. Sa buhay natin ngayon, para bang napakadali ang magsinungaling? Para bang bahagi na ng kwento ng buhay ng tao ang magsinungaling? Sasabihin pa nga minsan, white lies lang naman. E di kasinungalingan pa rin. Bakit ba natatakot tayo na sabihin ang totoo? Dahil ba gusto nating maingatan ang reputasyon ng iba? Dahil ba ayaw nating mapahamak ang iba? Kaya kahit papaano sa ating pananalita, hindi natin sinasabi ang totoo. Huwag mo akong bayaang maging sinungaling, Panginoon. At huwag mo rin akong bigyan ng napakarami na ako'y mananagana at dahil sa kasaganaan, makakalimot ako sa iyo. Magmamalaki ako, magiging mayabang, magiging mataas. Ibigay mo sa akin, Panginoon, yung kung ano lamang ang kailangan ko, yung sapat lang. Kaya nga sa Ebanghelyo, di ba ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdadala ng anuman. Ibig sabihin, magtiwala kayo sa akin. Tinawag ko kayo para maging mga apostol. Hindi ko kayo pababayaan. Umasa at magtiwala kayo sa akin. Kung minsan sa ating paglalakbay, sa ating paggawa, gusto natin makasiguro. Gusto natin kapag maglalakbay, dala-dala natin lahat yung inaakala nating kakailanganin, di ba? Kaya sa halip na kaunti lang ang dadalhin, halos dumarami ang dadalhin. Kaya kunyari, pagdating sa airport, sobra ang kilo ng luggage. Mahirap maglakbay ng maraming dala-dala. Sabi nga, travel light. Maglakbay ng kung ano lamang ang kailangan ang dala-dala. Ganyan din sa paglalakbay sa buhay. Naglalakbay tayo sa buhay na ito
patungo sana sa Diyos. Pero kapag masyadong maraming mga kung ano-anong mga inaalaala o dinadala sa buhay, para bang ang hirap mapalapit sa Diyos. Simpleng halimbawa, yung mga naglilingkod sa altar bilang pari, bilang lektor, Eucharistic minister, commentator, sakristan, MBG, MUC, choir. Kailangan ba may mga maraming mga burloloy sa katawan? Yung mga nagkikintabang mga alahas, kailangan ba yan sa pagsaserve sa mass? Sa isang parokya, merong isang Eucharistic minister, paglapit sa akin at bibigyan ko siya ng katawan ni Kristo, sa pagtanggap niya sa katawan ni Kristo, nangingintab ang kanyang singsing. Parang brilyante yata. Meron namang isa, gold na gold yung kanyang rilos. Pagkatapos na sabihin ko, katawan ni Kristo, kuya, sa susunod, hindi ko na gustong makita yan. Kailangan ba? Kasi isipin nating mabuti, di ba? Kapag ako ay magbibigay ng katawan ni Kristo sa tao at meron akong diamante na singsing, sino ang agad mapapansin? Katawan ni Kristo o yung diamante? Katawan ni Kristo o yung gold na rilos? Kapag magpapahayag ako ng salita ng Diyos naka-live, naka-close up, ano ang mas mapapansin? Yung magandang kwentas, hikaw, singsing, kailangan ba yun? Kung ano lang ang kailangan, yun lang. Sabi nung isang lektor na nakausap ko, eh Father, saan namin isusuot yan? Ay bahala ka. Basta hindi sa pagsaserve, sabi ko. Hindi yan kailangan sa pagsaserve. Amen po ba? Subukan nyo mag-serve na may ganyan. Alam nyo na ang sasabihin ni Father Vic. Katawan ni Kristo, kuya, sa susunod, hindi ko na gustong makitang suot mo yan. Panghuli, isang seminarista nag-serve dito sa parokyang ito, naka-gold ng rilos. Kuya, sa susunod, huwag mo nang isusuot yan. Kung ano lang ang kailangan sa paglilingkod, yun lang ang dapat nating maging outlook, maging disposisyon, at maging pagsasabuhay. Amen.